Ang simbahan ang kumakalinga sa atin kapag tayo ay natatakot. Pero kakaiba ang simbahang aming nakita dahil imbis na mapanatag ang iba, kaba at hilakbot ang kanilang nararamdaman. Bakit nga ba kinatatakutan itong lugar pa naman na banal? Alamin natin ang misteryong bumabalot sa Simbahan ng Kababalaghan. Mahigit 100 taon nang nakatayo ang kapilyang ito sa Barangay Balayong Malolos, Bulacan. Takbuhan ng mga gustong magdasal at magnilay. Pero sa likod ng tahimik at payapa na lugar dalanginan, nakakubli pala ang nakapanghihilakbot na mga kwento ng kababalaghan. Anong misteryo ba mayroon ang kapilya ng Santa Cruz? Taong 1903 nang itatag ang kapilya ng mga unang residente ng Barangay Balayong na pawang mga magsasaka. Palaging dinadagsa ang kapilya ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tuwing Semana Santa para sa tradisyonal na pabasa. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang banal na imahe ng Kapilya Santa Cruz. Isa sa mga tagapangasiwa ng kapilya si Beng. Mahigit 30 taon na siyang deboto ng simbahang ito. Mula pa noong 10 taong gulang pa lamang daw siya, nakaugalian na niyang mag-alay ng bulaklak sa Birhen tuwing Flores de Mayo. 2018 nang siya'y maging Hermana Mayor sa kanilang fiesta, kaya madalas ginagabi siya noon sa simbahan para maghanda ng mga gagawin sa okasyon. Minsan daw habang nagkakabit siya ng kurtina, bigla na lang nakaramdam ng panlalamig si Beng. Laking gulat ng ginang kasabay ang pangingilabot nang tumambad daw sa kanya ang isang batang babae na lumulutang. Kinikilabutan ako. Eto, naninindig ang balahibo ko. Lumalaki yung ulo ko, etong buhok ko, pakiramdam ko nakatayo lahat siya. Kaya sabi ko, iba na to. Hindi siya normal. Kasi ang bata namin kasama ay nasa labas nagagawaan, yung iba nandito naglalampaso. Naulit pa raw ang nakakakilabot na karanasan ito ni Beng. May isang pagkakataon pa na habang nag-aayos siya ng bulaklak sa altar ng mahal na birhen, walang ano-ano'y may nasulyapan siya sa may gilid ng kusina ng kapilya, isang white lady. Kasi lumalaki yung ulo ko nung oras na yon. Sabi ko, ay, ayoko nakakuto tingnan. Mahaba ang buhok niya, maputi yung damit niya, kasi nakalutang siya. Gusto mong tumakbong mahihimatay ka na hindi ko makakaalis dun sa kinalalagyan mo kasi yung ganito, Iba yung pakiramdam mo na talagang maninindig yung balahibo mo. Madalas din daw mapansin ni Beng at ang kanyang mga kasama na nagagalaw o di kaya nawawala ang mga gamit na naligpit na, gayong wala namang ibang tao doon. Ibang gamit nalilipat, halimbawa inanap namin, wala doon, hindi makita. Na doon naman sa kabila, napupunta rin sa kabila. Minsan talagang hindi po namin makita. Pag hindi namin makita, kung kailan hindi namin hinahanap, doon naman namin nakikita. Tila pinaglalaroan sila ng kung sinong hindi nila nakikita. Parang may dumadaan. Ang lay minister at tagapangalaga ng kapilya na si Mang Tony, na siya ring tagasara ng pintuan sa simbahan, 20 taon nang nagsisilbi sa kapilya si Mang Tony. May kwento ring kakatwa na kanyang naranasan. Hangin na biglang dadaang ganyan. Yun lang naman sa likuran ko bilang adun niya ako sa likuran. Sa kwarto na yun, sa Christy. Sa
Minsan daw, habang lumilibot siya bago umalis, may narinig siyang ingay sa loob ng sacristy. Nang puntahan ni Mang Tony ang pinagmumulan ng ingay, bigla na lang daw ibinato sa kanya ang ilang gamit sa loob. Laking takot niya dahil walang katao-tao sa silid. May kakaibang karanasan din si Dre, miyembro ng isang samahan ng simbahan. 8 taon pa lamang daw si Dre, ay laman na siya ng kapilya lalo na kung panahon ng katisismo tuwing Mayo. Nag-aayos daw sila ng karosa para sa fiesta nang biglang namatay ang ilaw. At biglang lumamig ang paligid na tila may kakaibang presensya ang pumasok. Ang estudyanteng si Erica may nakakatakot ding karanasan. Bata din po yun. Maliit na anino. Dumadaan po siya palagi. Kwento pa ng mga taga-barangay Balayong kahit daw sa paligid ng kapilya ng Santa Cruz, may mga nagpapakita ring mga nilalang na nakakapanghilakbot. May nagpapakita raw na paring pugot ang ulo. Kaya ang ilang residente doon takot nang dumaan pag 10 oras na ng gabi. Noong araw po kasi, ang kasabihan pwedeng sundo dahil po may namatay. Ang namatay po ay fisherman. Paanong nangyari na ang isang banal na lugar na tulad ng isang simbahan ay maaari palang pamugaran ng mga kaluluwang ligaw na hindi makarating sa kanilang paroroonan? Habang kumukuha ng video at nagsasagawa ng interview ang Rated Corina sa kapilyang ito, ay nagpakita sa isa sa aming kasama ang isa daw nilalang. Ano naman ang nilalang na ito? Bakit sila nagpapakita at nagpaparamdam sa simbahan? Ang kasagutan sa mga katanungan sa kwento ng kababalaghang ito sa simbahan ng Santa Cruz, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Pakialam meron kayo! Kapag sinabi ko, kailangan, totoo, walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Kinatatakutan ng mga residente ang kapilya ng Santa Cruz sa Barangay Balayong sa Malolos, Bulacan. Dahil daw sa mga ligaw na kaluluwang nagpapakita dito at nagpaparamdam. Pagka po kasi may nanganak na, lalo't bagong panganak yan namatay, doon po talaga inililibin. Nung bata po ako, talagang madalang po kami mapunta rito kasi po may nagpapakita raw pong bata. Nakaraang mga kabataan, nag-ayos sila dyan. Na-experience daw nila, may tumatakbo, may umiiyak, may tumutugtog ng piano. Nung manugang ko, gumawa sa simbahan, tsaka isang anak ko. Eh yung anak ko, nakita, narinig niya, may mga batang naghahabulan. Eh meron po kami batang nakita. Ano ko po, uy, ba kayo naglalaro ngayong gabi na? Nasabay yung mga magulang niyo. Tumingin lang po siya sa akin. Tapos kinuha yung bola, bigla pong nagulang. Napansin naming balisa ang aming ini-interview na si Brother Cedric. Yun pala, nagpakita daw sa kanya ang isang lalaki habang kausap namin siya. May nakita kasi ko dun sa mismong pintuan ng chapel na ito na nakatayo na may hawak na tungkod. Para bang kinatawag, tumatawag siya or nag-aanyaya siya. Ang misteryo sa simbahan
mayroon daw pwedeng pinanggalingan. Ayon kay Barangay Captain Ronald Bulaong, may mga bangkay daw na itinapon at inilibing noon sa katabing lote na kinatatayuan ng kapilya ngayon. Nakagisa nung araw, parang puro sa bisita nililibing yung mga bata. Kaya ayun, kaya diyan na ililibing dati yung mga sanggol na namamatay. Wala naman kasing masyado pang hospital dito nung araw eh. Tapos nga puro bukid. Kaya ang isa doon sa nagpapanganak kasi dati, yung lola ko. Siya yung kamadro na halos siya yung nagpapaanak dito sa buong barangay ng Balayong. Para mas maliwanagan ang lahat sa kababalaghang ito, sumangguni kami sa isang kinikilalang paranormal expert para malaman kung anong mga nilalang ang umano'y gumagambala sa kapilya at bakit sila namamalagi dito. Dito medyo ano tayo dito, medyo bagalan natin. Sa paglilibot ni Tony Suvega, maraming nilalang daw ang nagpakita sa kanya. Pag-alam meron kayo! Lolo, sandali po. Isa lang po itong paglalahad ng katotohanan ng lugar ninyo. Hindi po kami nakikialam, Lolo. Pagpasensyahan nyo na kami. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos na po yung ginagawa namin. Huwag po kayong mabubugnot. Hindi po ba nakakabawas ng kabanalan ng isang simbahan? Masasabi ko na hindi yun makakabawas kung hindi makakadagdag pa ito kasi dinadayo siya ng mga inkantado na puti. Mm-hmm. Kung hindi sila dinalaw ng mga inkantadong puti, the lesser naman. So ito po ba yung mga kaluluwang ligaw na hindi po tinanggap sa langit at ngayon nandito sila sa lupa? Tama ang sinabi mo. Mga kaluluwang gala ang tawag. Mga kaluluwang gala sila. At sila ay kumbaga sa, bawa, expired na siya ng ganitong panahon. Hindi siya umakyat ng langit. Earthbound ka. Ayun. Maraming earthbound souls doon. Ito'y nagiging daan lamang na, sabi nga ay, sa ating mga mananampalataya ay talagang ito ay way na kung saan ay sa buhay po natin eh, talaga napakahalaga na lang ng malasakit natin. No, lalo na sa ganito mga lugar, meron talagang hindi tayo nakikita at meron naman talagang nakikita. Kaya napakahalaga na tayo ay gumagalang, rumirespeto at nagbibigay ng paggalang sa isang lugar. Katang isip man o totoo, patunay lang na mayroong mga bagay sa mundo na mahirap talagang ipaliwanag kahit pa sa mga banal na lugar. Pero umaasa ang mga residente dito na sa kanilang patuloy na pagdarasal at patuloy na pananampalataya. Ang mga kaluluwang ligaw at hindi makatawid sa kabilang buhay ay makakahanap sa wakas ng katahimikan at katarungan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face.
So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.